13 different types of people you will meet in a call center. So special yung araw na to kasi hindi lang tayo basta question and answer. Yes. Magandang hapon sa inyong lahat. Welcome po sa ating TikTok live. Yes. At ngayon po ay may topic tayo para naman di paulit-ulit na lagi tayo mag-Q&A. And ito yung ating 13 different types of people you will meet in a call center. So special yung araw na to kasi hindi lang tayo basta question and answer. Yes. Sa naman sa mga tenure dyan, yung mga matagal na sa BPO, mga niluma na, at mga veteran na, ano kayo, makaka-relate kayo dito eh. Kasi isa din kayo dito eh, hindi yun parang yes. Idol lang. Pero isa kayo dito sa mga type na mga tao na makikilala ng mga newbies. Yes, tama yun. And, simulan natin. Oh guys, good afternoon. Ako nga pala si Janet. I'm Angel. And I'm Chris. And we're from NEPCOM! Yo, warap-warap! So, ayan, shoutout sa ating mga viewers dyan. Ayan, tutok lang kayo lagi sa aming live. And meron tayo special guest niyan. Si Bastin Jeeper! Ayan, mag-umpisa na tayo, no? At, eto. Itong unang-una, makaka-relate. Maraming makaka-relate. Ako lang ba? Maraming dito makaka-relate kasi unang-una ito, ha. Ang number one na tao na kakasalamuha at makikita mo sa call center ay yung mga taong always late. Yes. So, parang ako to. So, very relatable sa aking buhay. Kasi, ano, dito kasi sa mga late na to, ay, madalas ako eh, no? So, ito kami madalas yung mga nagmamadali. Mm-hmm. Ayan, magmamadali kasi konting oras na lang yung ano eh. Konting oras lang yung nalalaan namin para sa pagbiyahe, sa pag-aasikaso ng sarili, para makapasok. Ayan, so kami talaga yung mga laging nagpapanik. Oo. Mm-hmm. Kayo yung mga pagpapasok ng office eh, basa pa yung buhok. Halata mong rush. Yeah. Yung halata pang may inuuya dahil hinahabol yung almusal nila. Pero, huwag kayo ha, kaming mga laging late, kami yung mga multitasker. Ayun, nasty giver ka. Kami mga, may sasabi ko lang, kasi ako, based from my own experience, kaya kung habang nagbabiyahe, kumakain ka ng breakfast, pwede yan, di ba? Pwede. Ayan, so talagang, matitipid mo yung konting time kasi konti na lang yung time mo. Yan, nagiging multitasker ka. So, minsan, nagtutu-crush ka habang nagsasabon. Mm-hmm. Yung mga ganun eh. So, mabilisan lang. Mm-hmm. Balas naman sa ating number 2. Sila yung mga the serious type. Yes. Sila yung mga katrabaho nating hardworking. Workaholic. Yes. Sila yung pag inaya mong tara kain sa labas, madalas humihindi. Pero pag sumama naman sila, ang nasa isip nun, trabaho pa rin. Iba siguro iniisip nun, kasi serious type ka. Iniisip nun na ako sasama dito kasi gusto kong mabuild yung relationship nitong team namin. Para mas maging productive kaming lahat. Serious type, ito talaga yung mga usually na mataas yung mga kanilang CSAT scores. Yes. Ito din, no, si serious type din, yung tipo ng call center agent na malaki yung commission. Oh yes. Kasi workaholic ka, no? Kung nasa sales account ka, talagang malaki yung iko-commission mo. Yes. Tapos monitor talaga nyo yung status nila. Yes. Yung kanilang mga ginagawa. Parang ano lang yung mga serious type, mga tubig lang ang pahinga. Marabi yung mga yun. Ito rin ha. Ito naman yung bad side sa serious type. Kasi since sila yung favorite ng mga TL tsaka ng mga boss. Kasi masipag eh. Mm-hmm. Siyempre, kung ikaw yung TL, ang favorite mo siyempre dyan, yung nakakatulong sa'yo. Oo. Oh. Diba? So, since sila yung favorite, sila yung lagi nasasabihan na sip-sip. Kasi favorite eh. Mm-hmm. Pero, kung ginagawa naman kasi nila, talagang pinagpapaguhan nila. Yes.
Yes. Ito naman yung pangatlo natin is yung the noisy ones. Yes. Ito yung noisy ones na to. Ayan. Maraming makaka-relate din. Maraming makaka-relate kasi marami namang madaldal sa atin. Mm-hmm. Ayan, ako, personally, madaldal. May mga good and bad sides si noisy one. Eh, syempre, may mga katrabaho ka na ayaw ng ingay. Oo. Yun yung makalo. At doon din si serious type. Siguro. Ayaw din yung ingay. Gusto nung focus lang. Si noisy one kasi, ito yung mga call center agent na nangangalabit. Eh, may kwento ako. Yeah, may marinas. Yung pagtahimik yung flore. Magsisimula ng ingay. Oo, yun yung bad side. Pero ang good side nga, yung pagkapatawa. Kumbaga nagbibigay siya ng energy yes. sa malungkot nating mundo. Yes. Ayan. So ayan, nagka-crack ng joke. Ayan, anong isda ang nasusulat? Noise. Ayan, so ganun yun eh. Ganun si Noisy Ones. Talagang nagbibigay siya ng ingay sa tahimik nating mundo. Yes. In a good way. In a good way naman yung iba. Para naman sa number 4, the smokers and the vapers, aka chimneys. Kaya pasok ako dyan kasi isa ako sa mga vapers. Kumbaga, yung vaping, dinadaan ko yan na pagka break time, mga icebreaker yan, lalo na pag stress, maraming calls. Mahirap kasi yung, di ba, maghapon kang dadada, tuyo na yung laway mo. Tapos stress ka pa, papagalitan ka o dinidish ka ng mga customers mo, di ba? Parang yung tenga mo, lalo na, tapos paulit-ulit yung ginagawa mo. Siyempre, mag-break ka ng konti. Kunyari, tawag ka ng friend mo na vapor din o smoker. Ayan, so hindi, ito kasi, itong mga vapers na to, hindi naman sila madalas naman mag-yosi kasi syempre yes. may oras din naman. Oo, oh, 15 minutes lang. Ayan, so ito sila vapers and smokers, sila talaga yung ito paano, alam natin na i-stress sila eh. Mm-hmm. Stressful talaga sa call center. Parang hahanap ka ng way mo para mag-vent. Out. Mm-hmm. Yes. At magtanggal ka ng, mag-release ka ng stress mo. And yes. so kayo, nahahanap niyo yung ganito, yung pag-vent out through smoking. Mm-hmm. Yung talaga, and vaping. Yes, meron naman yung mga tropa natin din, hindi naman yung smoker or vapor. Sumasama dun sa kanila para lang makipagkwentuhan. Mga ano yun, mga nagtitipid. Wala pang mini-yosi, ano pa ang smoking area. So mag-yosi ka na din, no? Yum. So para po sa ating number 5, sila po yung mga katrabaho nating tinatawag na fashionistas. Yum. Sila yung mga katrabaho nating tinatawag na dress to impress. Yep. Ayan, lagi yung mga naka-OOTD. Naka-OOTD, no? And makakonnect ko siya, tingin ko, pwede natin siya i-connect kay vapers and smokers. Mm. Kasi, kung si vapers and si smoker, sa pag-smoke sila, nag-event out ng release ng stress. Ito naman, sa fashion. Yes. Ang maganda kasi sa BPO, pwede mong suotin lahat ng gusto mong style. Lahat ng gusto mong style, basta medyo ano naman. Decent. Decent. Yung sobrang labas flesh naman. Yes. Naka ano, no? Naka-swimsuit sa pumasok sa office. Labing dun. And, pero kasi dito makikita, may express mo yung sarili mo ng maayos. Yes. Diba? So, parang ito yung binigay sa atin siguro ng BPO na okay, luluwagan namin sa dress code. Mm-hmm. Para naman kahit pa paano, meron kayong way para ma-release nyo yung mga stress nyo. Kasi syempre, alam mo naka, isa pa nakaka-release ng stress, yung word na deserve ko to. Yeah! Kasi, eto ah, kasi bibili yan, si fashionista, bibili yan sa, ng damit, ng susuotin, syempre. Parang masaya ka kasi nabili mo yung gusto mo. Nare-release mo yung stress. Diba? And syempre, sinunod mo rin yung gusto mo, nakilis mo rin yung stress mo. Pinahirapan mo yun. Oo, oo. Ito, si number 6, connected siya kay fashionistas and vapers or smokers. Kasi si number 6 ay si the seller. Yes. Si the seller, ito matalas yung mga nagtitinda. Yeah. Parang sales account din yan. Oo, may nakita ako sa TikTok eh. Si TL, may laging nagtitinda ng Yossi. Ayan, diba? May Yossi ako doon. Diba? Ito kasi mga, lalo sa BPO paggabi. Malalang mabila ng Yossi. So, para hindi ka na maghanap pa kung saan ka pa mapunta. May mga katrabaho tayo na nagtitinda. Ayan, so yung mga nagtitinda, ito yung mga lifesaver natin kahit pagpapalaw. Lalo na sa mga lake.
Ayan, connected din para siya kasi sa link. Kasi may mga BPO, may mga kaibigan tayo dito sa BPO industry na nagtitinda din ng pagkain. Pagkain. Mm-hmm. So yung mga late dyan na hindi nakapaghanda ng food, meron pa rin kayo kahit pa paano. Yung mga lifesaver. Oo. Meron pa rin bay para makapag-lunch. Mm-hmm. Diba? Kaya kalibitin ko lang yung seller mo. Bakit ako ano yun? Si seller ah. Ito ang maganda kay seller. Kumbaga, kapag maganda yung naging benta niya, ibig sabihin, magaling siya magbenta. So, bagay siya sa sales account. Malaki ang komisyon niya. Oo, kumbaga, easy mo ang benta. Easy money lang. Diba? And, ito pa, si seller, bagay na bagay sa atin. Bakit? Kasi, on-site na tayo. Ayun. Marami ka maaari doon. Marami kang customer. Oo. Diba? Kaya, yung mga, mag-apply na kayo sa Woo!